Wow! So ito pala yung sinasabi nilang ano. Oh. Wow! Simula nang magbulitan kasama si Nui TV. Alright, magandang hapon mga kapanalig. Ang oras natin ay, anong oras diba? Wala pala akong orasan. Ano muna tayo? Sundo muna tayo kay Budang, tapos pupunta tayo dun sa may Obando, tsaka Obando Intramuros Bridge. Maganda ro doon paggabi. Pa, thank you po ah. Vlog muna ako. Thank you pa. Let's G. Malinis muna tayo ng motor kasi ang dumi na ng motor ko. No? Magpapa ano lang tayo. Magpapa car wash. Let's go. Papakarwash lang tayo. Kailangan natin magpakarwash. Magpamotor wash dahil marumi na yung motor ko. Ito pa yung galing sa ito pa yung galing sa ano natin, biyahe. Woohoo! Gala na naman kami. Kasama ko si Budang ngayon dahil wala na, ano, after work niya, pwede na kaming gumala-gala. Obvia. Okay, kiraan. Kasha ba tayo? Kasha! Kasha! Alright. Palinis muna tayo dito sa aking pinagpapalinisan. Para pogi yung ano natin pag bumiyahe tayo. Nakakapanibago na naman. Ang gaang ng motor. Parang ano, wala akong kadala-dala kahit konti. Whoop! Oh yeah. Whoop! Yeah! Dito tayo sa may Elisa Esguerra. At magpapalinis muna tayo ng motor. Kami. Wala. May maglinis? Boss, pwede? Yeah. Alright. Dito tayo. Yeah, para pogi ulit. Galingan mo pre ha. Para pogi ulit. Ngayon lang naugasan niya. Simulan pag-uwi natin ng ano, Ilocos Norte. Let's go. Luma na to pero oh, 'di ba? Ang parami ng babae 'yan. Marami pa 'yan, boss. Ha? Oh, Louie TV, Louie TV. YouTube ah, Louie TV. Paliris na tayo ng motor. Okay. Tagumpay ang plano. It's time to go now. Ang ingay na nung ano natin, kailangan ko na mapatingin to. Ingay. Uwi na nung mga estudyante dito. Naalala ko pa nung estudyante pa ako. Pag uwi na, syempre diretso na sa bahay. Ganun ako kabait eh. Tapos tulog na, gawa assignment. Wala na akong ibang ginagawa. Puro ganun na lang. Diba? Opya. Hey, ang daming there's so many students. Eh, mga nagsisimula pa lang yan maggumawa ng poddansyon sa buhay nila. Yan pag-aaral. Kailangan seryosohin nila yan dahil magagamit nila yung pagdating nila ng mga panahon kailangan na nilang humanap ng trabaho. Humanap ng trabaho, di ba? Kaya ako dati nag-aral ako mabuti. Tingnan mo ngayon. Vlogger ako. Parang walang connect. Nagagamit ko rin naman yung ano ko. Yung mga pinag-aralan ko. Ligo na tayo dito.
Sunduin na natin si Budang. 6:30 pa naman ang out niya. Mas maganda yon. 6:30. So makakarating kami doon siguro mga 8 or 9. First time ko rin makakadaan doon eh, sa may tawag dito. Ano ba yung Binondo and Intramuros Bridge, kung di ako nagkakamali. Mamaya ayano natin, i-double check. Maganda doon pag gabi dahil maraming ilaw. Hindi naman tayo nagmamadali dahil ang aga pa ng oras natin, mga kapanalig. Ang oras natin ay nasa 4:42 pa lang. Ang tagal natin maghihintay doon kay Budang. Kaya ano lang, chill-chill lang yung ating pagdadrive. Chill-chill lang. Ano lang, takbong panot. Ano lang tayo, takbong panot, ganyan. Tamang tingin-tingin lang sa paligid. Mga takbong 20 lang tayo, takbong 20. Andito na tayo sa Francis. Traffic talaga dito pag mga ganitong oras. Dami sasakyan, tsaka medyo masikip kasi yung daan dito, kaya ganun, naiipon yung sasakyan. Dati kasi wala naman palengke dito eh, pero ngayon meron na, naunti-unti. Oh yeah, bebe. Oop, yeah. Yeah. Ang oras natin ngayon ay 5:23. Hindi naman eksakto yung labas ni Budang, kaya ayos lang yan. Dito na tayo sa may LTO. LTO ata ng Caloocan to eh, kung di ako nagkakamali. Diyan ako dati nagpaparinyo ng lisensya. Pero ngayon doon na sa bayan, para mas malapit lang. Oh, ore. Dito sa EDSA mahigpit talaga dito, ano. Bawal na ka-stepin, bawal na ka-short. Nasita na ako dito dati, pero napakiusapan naman natin. Yan, kasi nagmamadali lang talaga ako. Mabait naman ang mga traffic enforcer, basta kausapin mo lang ng maayos. Pero kung ibubungan mo agad eh, mas matapang ka pa, edi kung alam mong may mali ka, wag ka nang ano, wag mo nang questionin, 'di ba? Basta ano ka na lang, humingi ka ng pasyensya. Tsaka wag mo na ulitin, kaya ako nakasapatos ako ngayon eh. 'Di ba? Para wala tayong problema. Dire-diretso ang biyahe natin papuntang bridge. Binondo and Intramuros Bridge. Wow, bikers. Nasa bike lane. Very good. Mga bata, delikado yun. Liit eh, no? Parang hindi makita eh. Malapit na naman tayo sa ating bayani na si Bonifacio. Pag ganitong oras, yan ang hirap talaga pag ano eh, nagtatrabaho ka sa ano, yung yun, eto yung mag-uwian, yung may mga galing sa school, sabay-sabay na yan, galing sa trabaho. Kaya yung mga sumasakay ng LRT, MRT, grabe yan, pati yung mga bus. Grabe yung pinagdadaanan nila araw-araw. Sabi nga nila, hindi naman nakakapagod yung ano eh, yung trabaho minsan. Ang nakakapagod yung babiyahe ka. Babiyahe ka ng ilang oras kang pipila, ilang minuto kang pipila. Diba? Eh mahirap talaga. Tapos puro traffic pa yung dadaanan mo. Eh di ayos. Dito na tayo sa may EDSA. Pasok. O yan o. Dapat bigayan dyan. O sige, mauna na ho kayo, mga kaibigan. Alright, sige. Sige po. Alright, very good, very good. Ganun lang, dahan-dahan lang, bigayan lang. Dahil magpapasko, sige, bigayan tayo. Alright. Pasok. Pasok na tayo, pasok. Oh yeah. Dati nung tumira ako sa may Fairview, pero ano yun, North Caloocan pa din yun eh.
Doon ako nakatira dati nung sa pangalawang naging ex-girlfriend ko. Meron din kaming anak noon. Sa Raven nga. Ang layo ng trabaho ko mula SM Purview. Sumasakay pa ako ng FX dati. Papunta sa may Robinson. Diyan malapit sa may ano SM Manila. 'Di ba layo? Mag-FX kayo, ilang oras 'yun? Hindi ko makakalimutan dati. Naalala ko, unang sahod ko, nagtrabaho ko sa Lee Cooper dati. Unang sahod ko, nag-inuman kami, mga katrabaho ko, mga bago kong kakilala. Yabang ko, lakas kuminom eh. Noong pauwi na, biglang tumama yung alak, hilong-hilo ko mga kapanalig. Yung sumasakay ako ng jeep, naalala ko na lang, yung paningin ko talagang ano na, yung talagang umiikot na siya. Nakatulog ako sa ano? Nakatulog ako sa loob ng jeep. Ang biyahe ng jeep, dito sa may Commonwealth, mga kapanalig. Eh, maraming mga loko-loko doon, no? Tsaka mga mandurukot, holdapper. Doon, pagising ko, wala na yung sahod ko. Pati yung, ano, yung iPad na uso noon na pang music, wala. Pati uniform ID ko, nawala, mga kapanalig. Kaya simula noon, hindi na ako pumasok. Grabe yun. Grabe experience ko dati. Malapit na tayo, nandito na tayo sa Walter. Kakana na tayo dito. Kaya pwede na tayo dumaan dito sa may bike lane. Kasi kakanan tayo, pag lumayo tayo, hindi na tayo makakaliko. Okay. Dito na yung sasabihin ko, dito na yung trabaho ni Budang. Eh, ilang beses yun ang napapanood ko na pag sinusundo ko siya, diba? Ang oras natin 5:46. So, mahaba-haba pa yung hintayin nating oras. Hindi naman sa sobrang haba. Kaya na yan. Ah, ito na ang Walter. My goodness. Bago ko makarating, makatagal. Itong hirap kasi talaga pag ano eh, yung traffic. Yes! Dito na tayo. Oh, baby. Opya. Magpapark muna tayo. Dati, sinusundo ko lang si Budang ng saktong oras. Sinusundo ko lang siya dito sa may ano. Dito ko, hindi na ako pumapasok sa loob para hindi na ako magbayad ng parking. Dito ko lang talaga siya sa labas sinihintay. Ngayon magpark na tayo para mas ano rin tayo, mas komportable, makapag aircon pa tayo. Ay, sorry. Obvio. We're here. Mamaya maganda doon sa pupuntahan natin kasi may mga fountains doon eh. Hindi ko lang alam kung buo pa yun ha. Nakikita ko lang din sa Facebook eh. Oh. Isa nga pong ano, One Piece Chicken. Sa Sunday, thank you. Alright. I'm here. La 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 la. Opya, padaan muna. To parking. Okay, thank you. Hindi alam ni Budang na nandito na ako dahil hindi ko siya chinat. Masa surprise lang siya. I'm here. Oh yeah. Hindi ko na mabilang kung ilang beses na ako nakarating dito. Ito na ata ang pinakamatagal na trabaho ni Budang eh. Dati sa SM yan, sa SM Manila. Sa SM Manila siya. Oh baby baby baby. My baby baby. Na 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 na. Churundu. Na para. Tarara, tarara, walang parking. Na 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 na. Nandiyan na si Dangbu. Ana? Game ka na? Oo, nga pala pa daw ang drone. Pwede kaya? Pwede yun. Let's go! Punta na tayo sa... Saan ba yun? Kasama na namin si Budang. Kasama na namin si Budang. Hanap na lang tayo doon ng mga kainan sa mismong area. Marami na makakainan doon kasi maraming tao.
Sana okay pa yung mga fountain, no? No, may mga fountain. Hindi ka pa nakapunta. Binondo, Intramuros Bridge. Okay, time check, 7:14. Nasundo na natin ang ating mahal na Reyna. 38 minutes ang biyahe natin. Simula dito hanggang doon sa bridge, no? 12 kilometers ang mabiyahin natin. Let's see. Eto na kami. Masaya to. Parehas namin first time ni Budang. Siguro may makakain na naman doon, no? Dangbo, no? Dito, kakanan na tayo. Dito. Nandito pa rin tayo sa ano, ha? Sa Muñoz, mga kapanalig. So may Walter Mart, alas kakalabas lang natin. Tatlo yung ano doon, yung tulay, mga kapanalig. Pero pupuntahan natin yung isa sa mga sikat. Dahil maganda yung mga lights niya. Tapos talagang parang makalumang style din yung mga ilaw niya doon. Nag-iisip ako kanina ng content kung saan maganda pumunta dito sa Manila. At ayun, sabi nga ni Budang, pwede kami pumunta doon. Basta susunduin ko siya. So yun na nga, double purpose yung ginawa natin. Nasundo na natin si Budang, makapamasyal pa kami, di ba? SM North, eto na, yung sa kaliwa ko, SM North. Nasa West Avenue na tayo, mga kapanalig. Ano tayo ngayon? Manila vlog? Na nakaraan, puro probinsya tayo eh. Dami rin palang ginagawa dito. Ano kaya to? MRT? LRT? Oh yeah. Dami oh. Mga solid yung mga ano nyan oh. Flyover kaya yan? Ay! 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 Lubak! Lubak! Lubak dito ah. Oh, ito ang lalim nito. Konti na lang to, delikado to ah. Ang laking bagay talaga ng Google Map oh. Kung walang Google Map, baka nangangapa-ngapa kami ni Budang kung saan papunta doon. Sana mayroong parking na maayos ayos, yung pwedeng iwan tong motor para maakyat natin yung pinakataas nang naglalakad lang. Pwede naman natin siya akyatin na may motor eh, pero syempre masarap pa rin yung naglalakad para makita natin yung mga detalye ng tulay. Dami palang ginagawa dito kaya traffic eh. So kung dadaan kayo dito sa West Avenue, expect nyo na medyo traffic dahil maraming ginagawa. Dito na tayo sa maraming sasakyan. Aha. Dito lang tayo sa motorcycle lane para wala tayong problema. Nasa tunnel na tayo. Uh-huh. Akala ko tulay yung ano natin. Akala ko pataas tayo, pa ilalim pala. Tama. Pares lang naman yun, lulusutan. Ewan ko sa kanila, trip nila yun eh. Binabaybay na natin yung Espanya Boulevard, mga kapanalig. Pag dinaretso-diretso pa natin to. Dito ata yung UST eh. Pag dinaretso UST hanggang Pacquiao. Oh yeah. Nasa UST na tayo. Itong nasa right side ko, mga kapanalig. UST. Tapos dito sa kabila yung FEU. Doon pa yun sa kabila. Dati madalas ako dito, mga kapanalig, nung nag-aaral ako sa PUP, dahil nagbebenta kami ng mga ballpen dito. Yung ballpen na tagli 5 piso lang, binibenta namin na tagi 100. Kasali pa ako na sa isang organization dati para makapag-aral kami. Totoo yun. Yung mga nagtitinda ng ano,
Yung mga nagtitinda ng mga cropek, mga ganun din kami dati. Pag inanon natin to, dinerecho recto na to, mga kapanalig, recto. Pero dito tayo, kakanan tayo dito, sabi ng Waze. Nasa 3.6 kilometers. Ayun na! Yeah! Napakalaking bagay talaga ng Google Map na to. Pag nerecho natin to, Quiapo Church na, tapos Luneta Park. Pero hindi naman tayo pupunta ng Quiapo Church at Luneta, doon tayo sa Tulay. Uy, traffic! Bakit ang traffic dito, ha? Bakit ang traffic? Dito na tayo sa may ano? Quiapo. Obvious. Ligo na tayo dito sa kanan. Ooh. Oh, mali, mali, mali. Mali, mali, mali tayo, mali. Sa tayo pinapapunta nun? Oh, sorry. Hindi pala ako pwedeng mag ano? Hindi pala ako pwedeng mag-angkas saka move it. Ah, dito. Tsaka mag-grab. Hindi, kaya na yan. Nalilito lang ako kasi marami tayong iniintindi na ano, yung mga kasabayan. Dito. Dito ano? Oh, tama. Oh. Pag sa province kasi, wala ka na iniintindi ng mga kasabay, mga kasalubong. Makikita mo agad kung saan. Pero pag dito kasi, saglit ka lang titingin. Dapat nakafocus ka na sa lugar kung saan ka ano eh. Dito, kanan. Oh, ha? Wow, happy fiesta! Fiesta ata dito eh. There's so many people. Ang daming banderitas. Siguro masaya dito pag ano. Ano kaya itong mga nandiyan sa ano? Gilid. Ah, mga paninda. Nasa ano na tayo? Evangelista Street. Evangelista Street na mala to. Dami mga food trip dito sa gilid oh. At sa tingin ko ay malapit na tayo. 9 minutes. Makakarating na tayo sa ating pupuntahan. May parking kaya? Tanong. Wala. Sana may mga mapag-iwanan tayong maganda-gandang safe na lugar para sa motor natin. Saan yun? Napaliko tayo. Ano? Dito? Dito? Pwede ba dito? Grabe yung daan ah. Nga, hindi ako familiar sa daan dito. Mga shortcut siguro to, mga shortcut. Wow, looban na itong mga dinadaanan natin. Sana ito pa ba ano? Palabas. At ngayon, nandito na tayo sa Binondro Intramuros Ridge. Mamaya pupuntahan natin sa ilalim yung ano. Ah, mali ba tayo ng pinasok? Hindi, ito yun. Oh. Diba? Wow. So ito pala yung sinasabi nilang ano. Oh, pwede ka magpa-feature. So, ang nagpondo nito, mga kapanalig, ay Chinese din, no? Pagkakaalam ko, nasa 3.3 billion yung ano, ginastos dito para maitayo. Oo. Yung bridge, pero sa ilalim ito may mga fountain. O, doon na tayo. So, nandito na nga, ah, nandito na nga. Park tayo, park. O, yun, mas safe dito kasi may mga ano, may mga bantay, oh. Kasya ba dyan, bossing? Ayun, oh. Oh, dito marami palang parking dito. Alright, swak na swak. Walang sabit. Thank you. So, safe pala dito kasi may mga bantay. Dito na tayo sa Jones Bridge. Nakikita ko lang to sa mga post ng friends ko eh. Pero ngayon, eto, tayo na. Kasama natin si Budang. Yung mga nag-request na
sama natin si Budang ngayon. Pagka ano niya ng trabaho, diretso tayo dito. May mga lobo. Gusto mo ng lobo, anak? Ano mo? Kala ko gusto mo ng lobo eh. So, bali dito na tayo sa ano, Ilog Pasig. Ah, Ilog Pasig to? Oh, ito yung Ilog Pasig. Akala nyo dati, yung Ilog Pasig ay Marome. Pero ngayon, na-develop na siya. Nalinis na mga kapanaligo. Pwede na tayo mag-swimming. Nasa Manila tayo, ba't paano naging Ilog Pasig? Yan, Ilog Pasig to. Nakita may mga water lily. Ayan ang ano pala tandaan ng Ilog Pasig. Pero dati maraming kalat dyan, saka may mga nakatira sa gilid. Ngayon wala na. Jones Bridge, ito yung pinaka Jones Bridge. Ito. So ito, pinaka nasa ilalim tayo ng Jones Bridge. Jones Bridge. Para tayong nasa ano, no, ibang lugar. Sino ba may pakanaan ito? Ganda dito. Daming ilaw. Ano, lakarin natin? Oh, lakarin natin dito. Pagano muna tayo. Mas maganda dito sa gabi kasi yung mga ilaw. Pero kung sa umaga, ayos din, maganda. Pero mas nabubuhay siya pag gabi dahil sa mga lights, para sa bigan. Ganito lang din style niya. Walang ganong tao ngayon kasi siguro dahil weekdays. Pero siguro kung weekends, maraming tao dito. Let's go, let's party. May ano parang sa taas yun. Ganda. Parang vegan style lang, mga kamalalig, makaluma lang. Dahil nga marapit ito sa ano, Intramuros. So tulad nga nang sabi ko, ang Intramuros at vegan halos parehas lang ng mga bahay na makikita natin. May mga kalesa lang din dito, mga kapalig, parehas lang. May mga bato. Wow. May mga souvenirs din dito. Ayan. Souvenirs. Pero papalipad muna tayo ng ano, ng ibon. Kung sa umaga tayo pumunta, makikita natin yung linis ng Ilog Pasig eh. No, sa ngayon hindi natin makikita kasi madilim na. Pero water lily na lang makikita nyo lumulutang dyan, na talaga namang ano, literal lang dahil nga di ko rin alam kung saan gagaling water lily na yan eh. Pagpalipad na tayo. Pinahirapan tayo ng drone ko ngayon ah. Kung ano-anong setup pa pinaggagawa para lumipad. Medyo maingat tayo magpalipad kanina dahil madilim. Hindi natin makita yung paligid. Baka mamaya merong mga poste o wire. Ingat-ingat lang din. Akit tayo ngayon dito. So itong Binondo. Binondo Intramuros Beach. Meron siyang daan para sa sasakyan. At meron siyang daan para sa tao lang. Yan. Maluwag yung daan dito. 'Di ba? Siguro sinadya to para syempre dahil sa ganda ng bridge, maraming gusto pumunta. Kaya sinadya na magkaroon ng daanan katulad nito. May masasabi ka ba? Wala. Wala siyang masasabi. Alam niyo pagkasama ko si Budang, tahimik lang 'to. Lapitan lang natin. Pagkakaalam ko dito, ang China ang nagpondo dito, mga kapanalig, ginabot to ng 3.3 billion. Yung paggawa nung mismong tulay. Ay, nakalagay o, China Aid Bridge Project, Binondo Intramuros Bridge. Ganda. Ganda. Dami tumatambay. Siyempre, pag maraming tao, marami rin nagtitinda. Oh, dami ng mga ano dito. Mga turista, halo-halo na. First time natin, ganda, no? Lalo siguro kung makapanatili yung kalinisan, mga kapanalig. Pero meron lang ako napansin na problema dito, mga kapanalig, kasi nagkakaroon ng mga sulat. Sinusulatan ng mga tao. So nasisira yung ganda ng pintura dahil sa pagsulat. Ah, picture tayo? Okay. Ano, di ba? Yan!
Sana kung pupunta tayo dito sa susunod, mga kapalalig, yung mga nakakanood, huwag tayo magsusulat dito sa mga hawakan, dahil nasisira yung ganda ng pagkapintura at saka ano yung ganda ng mismong tulay. So yun, kaya pinangalanan na Binondo Intramuros Beach, dahil etong tulay na to ang nagduduktong sa Intramuros at Binondo. So hindi lang ito yung nag-iisang tulay dito, mga kapanalig, meron pang dalawa. Yung isa yung Jones Bridge, ayun yung maraming ilaw na nakonekta dito. At meron pa, hindi ko alam kung anong-ano pa yun eh, yung tulay doon. Nagkoconnecta na may sa Mandaluyong tsaka sa Pasig. Yung pinakatulay doon sa may ano, dulo. Tara, balik na tayo. Hanap tayo ng mga kainan doon. Ganda oh. Tibay na pagkakayari nito kasi itong mga to nakasuporta sa pinaka sahig niya. So ilang piraso 'yan. Yung Persian nitong mismong ano, tulay, 'di ba? Merong ano pinaka suporta to pag ganun. Kakapit. Parang spider, no? Daming tumatambay din dito. Hanap lang tayo ng kakainan, baka nagugutom na 'yung kasama natin. Ay, doon naman tayo maglakad sa dulo. Para siguradong gutom na gutom kami pag ano. Ganda. Hinahanap ko yung building na maraming ilaw eh. Doon pa sa kabila yun. Nagpawisan ako kalibot. Ginutom kami, kakain muna kami dito. Ito? Oo, pwede rin. Madam, pabili naman. Masarap ba yung ano nyo, madam? Masarap to. Ano yung ano nyo? Ano na? Itong ano, isang grilled lamb po. Oo. Tsaka isang ano, belly chon dipugon. So, with rice na. Oo, with rice na. Ganda naman ang kilay mo ito eh. Sino ang kilay sa'yo? Ay, ikaw lang. Ayos ah. Tsaka Korean ano? Korean balls. Isang stick na Korean balls. Ano pangalan nito? Blue Point. Ah, dito pala. Matagal na ba 'to? Itong ano na 'to? Yung kainan. Ito sir, bago lang. Oo. Kasi bago lang din yung lugar eh, no. Oo, okay. Kaya bago lang din pala. Huwag ka maano, ate, huwag ka kakabahan. Oh, kain na tayo. Hindi pa kasi kami nagdi-dinner eh. So yun lang ate, grilled lamb po, tsaka belly chon tugon. Tapos isang, matawag dyan? Korean balls. Bali magkano yun? Bali 374 lahat. Kain muna tayo, tapos tsaka tayo maglibot para matunaw yung mga kinain natin. Diba tayo no? Mamayain si ate. Ganda-ganda pa naman ang smile nyo. Mayayain sila. Okay muna ate. Sige po, okay lang. Sige na, kain na. Gentleman ako eh. Ayan na. Sali natin. Meron ba tayo ano? Maupuan? Meron tayong maupuan. Hanap tayong maupuan. Ayun, sakto. Para sa atin yan. Oh. Let's go. Yan ka. Puto ako. Yan. Oh, sakto. May electric fan. Love it. Kakapagod maglibot dito. Sa totoo lang, kaya nyo naman libutin ito ng saglit lang. Pero sa ginagawa namin ni Budang kasi, naghahanap kami ng mga area o spot na pwedeng painan, pwedeng pagintuan para mag-take ng video. Kaya si Budang, medyo naiiya pa yung pag nagbablog ako. Tsaka nagsasalita ako mag-isa. Sanay ka na? Ha? Uwe. Sanay na si Budang. Dati naiiya-hiya pa ito eh. Nung nasa Facebook pa ako, hindi niya ako sinusuportahan kasi puro kalokohan lang mga pinaggagawa ko doon. Pero ngayon, kasi seryoso na rin yung mga pinaggagawa natin sa vlog, sinusuportahan niya na ako. Sanay na siya. Sarap yan. Ano ito? Ano nga yan? Ano alo niya? Ano shabu-shabu? May mga karabian ganyan.
Chili tofu, crab ball, chicken ball. Ano nga ito? Wow. May ano ulit yun. Binigyan tayo ng balat ni Budang. Lutong no? Sarap. Ang sarawa. Pili ka. Tapos na tayo kumain. Ano yung 21 sa ano? Army, military, ano man? Ha? 9:30 na pala. Mamaya uwi na kami. Kasi may pasok pa si Budang bukas. Dami palang pwede na dito. Tamba yan. Meron pang video. Okay, oh. Mahaba pala tong ano, yung pinaka tulay dito sa baba na maraming lights katulad nito. Akala namin ang gandoon lang sa kabila, meron pa pala dito. Ito na yung pinaka Jones Bridge, mga kapanalig. Yung nakikita niyo mga lights, ang ganda, 'di ba? Dito pala maganda, may mga fountain. Halo-halo yung mga nakikita natin dito, mga pamilya, tropa, magjowa, barkada. Ayan. Apa tinanong mo ko ng damit pa lang ha? Bakit mo ko ng pantaka? Bawal ba 'yan? Hindi. Oh. Mainit. Mainit. Mainit ba 'yan? Ayos na, malapit na naman tayo umuwi. Para kunya, ano ka na, diretso pasok ka na. Matulog ka na ng ganyan para pagbangon mo. Pasok ka na kinabukasan. Kailan kami nakapunta dito? Ang ganda pala. Buti na lang naisipan ni Budang na pumunta dito, mga kapanalig. Nung sinabi niya na sunduin mo ako, pumunta tayo doon, naano ko agad, oo nga, maganda. Diba? Hindi naman tayo nagsisi dahil nakita niyo naman. Pahinga muna kami ni Budang. Napagod na siya. Pagod ka? Ayos yung para bumaba yung kinain natin. 2 hours pala yun, mahal ko. 2 hours? Yung pelikula? Yung haba. May bago kasing pelikula siya, no? Si... Sino yan? Si Karin Bernardo, tsaka si yung kamukha ko. Ano? Captain. Si Alden. Captain. 2 hours. Naghalikan sila, mga kapanalig. 2 hours? 2 hours. Hindi naman. Two. Pero meron silang bed scene. May bed scene sila. Ayun o, ang daming ano. Ano? Ang dami o, kailan yan? Sa SM Manila to eh, dyan lang tumalgo. Kasi lagpas, ayun o, may 10. Kaso puno na yan. Puno na yan, malamang. Ang dami na naka, ano dyan, naka-reserve. Alright, nakapamasyal na tayo dito sa may Jones Bridge. Pero hindi na tayo akyat kasi para wala namang ganang dumadaan.
At napagdesisyon kami ni Budang na uuwi na kami. At narating na rin naman natin yung Binondo and ano tawag doon? Binondo Intramuros Bridge. Kaya babalik na tayo mga kapanalig. Dito sa bandang taas, marami din kainan dito. Marami kayo mabibilan mga kapanalig. Mas the best pumunta talaga pag gabi. Kasama nyo yung mga jowa nyo, mga kabit nyo, kahit sino, isama nyo, pwede na yan. Ito nga yung kabit ko kasama ko. At ang dami mo mabibili, hindi lang pagkain, pati souvenirs, marami dito. May kalaban tayo, music. Ang dami dito mabibili, oh. Hello. Wow. Hello. Daming people. Ah. Ano yan? Nagustuhan ka? Ayun o, souvenirs. Para meron tayo souvenirs dito. Layo na ito, ilang oras biyahe. Nagustuhan ka ba? Pang-ipit. Ayan, gagamitin mo ba yan? Pwede sa bangko, no? Habang nakaano ka? Asa Christmas party nyo? Pwede nga. Ano ba motive nyo? Kailang mga pang ano, estudyante? Ayaw? Wala? Wala kang bumarin, di ba? Bibili muna tayo ng ano. Anong gusto mo? Cucumber. Para mabawi yung medyo mainit ngayon. Para walang hangin. Magpapawisan kami. Magkano yung ano yung... Sige mo sabihin yung 70 sa dory. 60? Okay, okay. Alaman. Tinamaan ka? Ba't ka tinamaan? Uwi ka na. Uwi na tayo, uwi. Gabi na, gabi. 10:17, it's time to go. Let's go. Uwi na tayo. Ano, Budang Ice ba? Makapamasyal tayo kahit pa paano, no? Oriko! Oriko, oriko! Iba talaga ang nagagawa ng ilaw sa ano? Yung mga ilaw na ganyan. Ang ganda, no? Ang ganda ng nagiging ano. San ba? Same lang? Ito, uwi na. Ako pamasyal na tayo. Subukan nyo rin yung malalapit. Pumunta kayo ng, ano, ng gabi. Ma-enjoy nyo talaga. Nandito na tayo sa Jones Bridge. Wow! Ang ganda. Dati may mga ilaw to eh. Mga building. Ba't ngayon wala? Oo, ang ganda ng Chinese ano no. Ano pa tawag dyan? Chinese temple. Chinese collar. Arko. Nandito tayo sa Binondo. Mga kaibigan nating Chinese nandito. Oo. Wow! Hindi pa ako nakakapunta ng ano dito, ng New Year. Di ba mga Chinese New Year dito, magaganda celebration? Kakaliwa tayo dito. Wow, kakaliwa tayo. Oh, nakapamasal kami at may stoplight. Diretso lang. May stoplight. Nasa One Luna na tayo. One Luna. Uy, kamote. Yun, diretso. Yung bridge na yun, hindi lang basta-basta naging bridge, you know? Naging tourist spot na din. Dinadayo na ng mga kababayan natin. Lalo na yung ano, mas marami ako nakitang mga magjojowa eh. Mga magjojowang nakatambay. Sinusulit nila ang oras. Nagpapalipas. Yung iba doon, ang paalam. Pupunta lang sa kaklase, ganyan. O kaya may mga projects. Yung pala nakatambay dyan sa may tulay, no? Ano, no? Judgmental? Kakaliwa? Kaliwa? Kanan. Lalaki ng truck dito, ah.
sasalita ako eh. Diretso. Hindi ko na alam tong lugar na to, mga kapanalig, no. First time kong dumaan talaga dito. Kung walang mapa, ligaw tayo. Sala tayo. Kakanan tayo. Kanan daw tayo, kanan. Oh, lalaki ng truck. Tara, sir tayo. Ano, sa ano tayo na pala? Pasipor? Ang galing ah. Panabotas na pala to. Parang lapit na natin agad, no? Alam mo na to. Daming truck ngayon. Dito ako dumadaan palagi pag papunta ng Batangas, tapos pa uwi dito naman sa area na to. Uwian na. Parang pamasyal na kami ni Budangers. At bukas maghahanap pa tayo ng mga ibang pwedeng puntahan ng magagandang lugar. Habang hindi pa ako nakakabalik, no? Dahil sabi ko nga sa inyo, alanganin pag tayo ay bumalik. Babalik na naman tayo. Puro pabalik-balik na lang. Papasok pa si Budang bukas. Kailangan mapahinga rin siya ng maaga. Sinumahan lang talaga tayo ni Budang ngayon sa content natin. Ang lalaki ng gulong. Alam nyo ba, dati nasimple lang kami ni Budang dito. Di ba Budang, no? Gamit ko pa yung ano ko noon. Oo. Gamit ko pa yung rouser ko noon na 150. Bagong bago. Eh dumaan kami dito. Dati makalat pa dito tsaka palaging basa. Ayun. Simple lang kami. Buti mabagal lang yung ano, yung nakasunod sa amin na truck. Ha? Dito kami na semplang ni Budang sa lugar na to. Dito mismo, dito, no? Basa dati yan, basa. Tsaka maraming kalat. Oo, may mga styrofoam. May mga karton, dulas kami. Pangalawang beses ko nang na-aksidente dito. Yung sa amin ni Budang. Nung una yung kami ni Ani Idol, yung nasira yung tapalodo ko. Tapalodo ba tawag doon sa likod? Muntik na lang kami maging kwento. Oo. Dito na tayo sa tulay. Nabotas na tayo. Yeah, bebe. Umaambo na mga kapalalig. Wow. Nabotas na kami ni Budangers. Medyo malapit na tayo sa bahay. 13 minutes na lang. Depende pa rin sa takbo ko. Liwanag na dito sa Seaford dahil magpapasko na. Maganda yan, lagi maliwanag para talagang feeling safe. Pag madilim, nakakatakot eh. Nakakailang. Liwanag dito. Ay, salamat. Ay, ano, bilhin natin ng ano? Chicken. Nandito na tayo. Si Papa, baka hindi kayo kumakain. Bibili muna natin sila ng... Ay, oh, marami pala kulam dun. Nandito na tayo sa tulay. Hindi ko na alam kung ilang beses yun na nakikita tong tulay na to.